Welcome back mga kalaro, it's me Collectron. We're here to talk about SH Figuarts YUTA OKKOTSU from Jujutsu Kaisen 0. At bago tayo magsimula, please subscribe to my channel. Don't forget to click the like, subscribe, and hit the bell button below. Nakuha ko tong figure na to kay Christian Salotore. As usual, early bird. Maaga ko to nakuha pero medyo late lang yung review ko dahil inuna ko si Sasuke Uchiha ng Naruto Shippuden. Yan, sa mga gusto ko ng figure na to, search nyo lang sa Facebook, Christian Salotore. Message nyo lang siya, baka meron pa siyang nakatago na figure na kagaya nito. E tara, huwag na natin patagalin pa. Buksan na natin! Yan, open na natin yung box niya. First, merong manual. Nakalagay dito kung paano palitan yung faceplates, hands, and paano ilagay yung mga weapons niya. And check na natin pinaka-figure niya. Ang ganda ni Yuta, no? Ang ganda nito. Lalo na yung fashion ng suit niya, oh. Ganda, white. Diba? And yung pinaka-belt niya is ribbon. Nalala ko nung skater pa ako, ang belt ko is sintas ng sapatos. Parang ganyan din yung datingan, eh. Ang ganda, oh. Kita yung panloob niya na, no? Hindi, walang hollow looks, no? And yung shoes niya, white. Na parang Chuck Taylor, no? Pero hindi, eh. Kita-kita rin yung details ng ring niya. Dahil importante yan kay Yuta. Ang default hands niya pala is closed fist. And meron siyang weapons na lagayan ng sword or katana. Yan. Isang naka-fold yung strap. And isang naka-open yung strap para nalalagay sa shoulder niya. And ito yung katana niya. Yan. Cursed tool pala tong katana niya. Kaya hindi normal sword to. Ang ganda ng details, no? And meron siya dito parang microphone. Ano pa tawag dito? Yung sa parang mga police o bombero na may inumaki seal. Yan. Ang ganda, no? And meron siyang different faceplates. Sad boy look. Angry face na sad pa rin. Angry face na nakashout. Relax hands. Grabbing hands. Na panghawak to dun sa sword niya eh. Na nakalagay pa dun sa cover. Grabbing hands. Then, panghold dun sa katana. Ang pagkapalit pala ng hands niya is pop out. Yan, lalagay natin yung relax hand niya. And pop in. And sa right hand naman, lalagay natin yung grabbing hands niya. Para malagay natin yung katana. Yan. Careful lang kayo sa katana dahil pag hindi kayo maingat, pwede nyo maputol to. Ang pagkapalit naman ng faceplate is first, tatanggalin mo yung bangs and yung faceplate. Very easy lang dahil normal lang yung pagpapalit ng faceplate niya. And lagay natin yung angry face niya na parang sad boy pa rin. Tara, check na natin yung articulation. Yan, check natin yung articulation ni Yuta. First, look down, look up. Yan, tilt side to side. Ganda ng motion niya, no? Naka-ball peg yung top ng neck and top ng torso. Yan, ang ganda, no? Yan, swivel sa head. And sa shoulder niya naman, yan, butterfly joint, as you can see. And medyo nakaka-struggle tong sa shoulder part na to, yung cover. Minsan nagugulo yan, eh. Diba? Ang hirap ibalik minsan, haatakin mo pa. And yan, side, 360. Pero huwag natin i-360 tal, magugulo nga yung cover sa shoulder. And hidden bicep swivel. And elbow joint, yan, medyo bitin. Kaya meron extra ball joint dito. Sa forearm niya. And sa hands, hinge and swivel. Yan, nakita nyo? Nagugulo yung sa shoulder part. And same lang sa kabilang side. Yan, ab crunch, down, ab crunch up. Yan, naka-ball joint yung mid-torso. And sa swivel, naka-ball joint din. Yan, split, kick forward, kick backward. Thigh swivel, double-jointed knee. Hinge and swivel sa feet, ankle rocker, and maliit na toe hinge. And tara, check naman natin yung height. Yan, check na natin yung height ni SHF YUTA OKKOTSU using ruler. Yan, nasa 5.8 lang siya. Pero kung isasama mo yung hair, nasa 6 inch na siya. Pero alam naman natin na hindi ganun katangkad si Yuta. Hindi katulad ni Satoru Gojo. And check naman natin siya together with other figures. Yan, from Hasbro, Marvel Legends, Moon Knight, and Hawkeye. From Disney Plus series. And SH Figuarts din, Robert Pattinson, The Batman, Dasin Model, Yusuke Orameshi, Yiyei, and Dennis or Kurama. And Figma naman, Tanjiro Kamado and Nezuko Kamado from Kimetsu no Yaiba. And SH Figuarts, Naruto Uzumaki and Sasuke Uchiha from Naruto Shippuden. Figma ulit, Yo Asakura from Shaman King. WCF
Mineta Minoru from My Hero Academia. Amazing Yamaguchi, Izuku Midoriya, Shoto Todoroki, and Katsuki Bakugo from My Hero Academia din. SH Figuarts ulit, San Goku and San Gohan from Dragon Ball Super, Super Hero. And syempre, hindi natin siya pwedeng hindi i-compare sa mga kasama niya sa Jujutsu Kaisen. Yan, SH Figuarts, Satoru Gojo from Jujutsu Kaisen Zero, Yuji Itadori from Jujutsu Kaisen Series, Megumi Fushiguro, and Nobara Kogisaki. Yan, ang ganda nila tignan together, no? And sobrang angat na angat tignan si Yuta Okkotsu, no? Dahil naka-white siya. And tara, check na natin yung sample posing! Ang ratings ko sa SH Figuarts Yuta Okkotsu from Jujutsu Kaisen Zero is 10 over 10. Sobrang naging favorite ko talaga si Yuta Okkotsu, yung character niya, and itong figure na to sobrang the best. Yung iba sinasabi na hindi masyadong kamukha, pero for me it works naman eh. Sobrang naganda na ako sa figure na to, and sana nilagyan lang siya ng other looks ng hair niya dun sa mga future looks niya sa series or sa manga. Pero malay mo, talagang ganyan na yung looks niya pagdating sa anime, di ba? Because sometimes, hindi naman nasusunod yung look sa manga pagdating sa anime. Sana nilagyan siya ng Rika Orimoto, yung girlfriend niya, or also known Queen of Curses. Itong sword niya is curse tool, kaya hindi rin siya pangkaraniwan na katana. Meron din siya microphone na may Inumaki seal. Sa story ng Jujutsu Kaisen, ang nakakagamit lang nung mga sound technique na yon, yung mga nakakasabog ng tenga, is Inumaki clan. Kaya nagulat si Suguro Geto nung ginamit niya to, yung microphone na may seal ng Inumaki. Die. Dahil kung di nyo alam, ang power ni Yuta Okkotsu is mimic or copy. Yan, kaya niya mag-copy or kaya niyang gawin kahit anong gusto niya. And ikakwento ko na rin mga ilang parts sa movie, dahil medyo matagal na rin naman na ipalabas tong Jujutsu Kaisen Zero, di ba? Nung December 24 pa, 2021, so last year pa, kaya hindi na rin siguro spoiler to kung ikakwento ko. Si Satoru Gojo and Yuta Okkotsu is distant relatives. Descendants sila ni Sugawara, Michizane. Yan, kaya sobrang lakas din ni Yuta, no? Gojo level din eh. Shitsurei dama. Jungai. Hindi na ako makapaghintay sa Suguro Geto na i-release ng SH Figuarts. Wish ko lang sana lagyan to ng alternate head yung may tahina para pang-accurate sa series. And wish ko lang mag-release nung ibang teammates niya, si Toge Inumaki, Maki Zenin, and Panda, para makumpleto natin yung line, diba? And malaki naman tiwala ko sa SH Figuarts na i-release yun. And last, ang voice actor pala ni Yuta Okkotsu is si Megumi Ogata sa Japanese, and Kayleigh Maki or Kayleigh Maki. Di ko alam yung pronunciation na tama. Siya naman yung sa English. And oh nga pala, big thanks ulit kay Christian Salotore sa laging pagtulong sa akin na makakuha ng maagang figure from Japan. Yan, sa mga gustong kumuha, message nyo lang siya. SH Figuarts, Yuta Okkotsu from Jujutsu Kaisen Zero, 10 over 10. Thank you! Also follow my Instagram. Search Collectron, collect underscore RON. Diyan ko pinopost yung mga toy photography ko. Check nyo na rin pag may time. Don't forget to click the like, mag-subscribe, and hit the bell button below. At mga kalaro, mga laruan na gusto nyo reviewin natin sa susunod, at kung may nakalimutan akong details sa review na to, comment nyo lang. See ya at the next video, mga kalaro.